Hey guys, welcome back for another video. So for today's vlog, I'll be featuring with you my new credit card product from Metrobank. Okay, so before I proceed this video, please do subscribe to my YouTube channel, and for more updates, just click the notification bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at RayRayNatics. Again, if you don't like my contents like this, then definitely just exit this video na lang to avoid receiving some negative comments dyan. So, kasi lately nakaka-receive din ako ng mga negative comments. Kung ayaw nyo yung mga ganitong videos na ginagawa ko, then definitely just exit this video na lang. At kung gusto nyo pa rin akong i-bash, I would say na you're just wasting our time. Inunahan ko na kayo. So I'm sorry. So anyways, yun na nga. Mayroon akong bagong credit card from Metrobank. So it's Metrobank Cashback Platinum. So Visa siya, guys. I actually could not remember kung in-applyin ko ba to sa sa mga credit card agent. Pero so far wala naman eh. Especially hindi naman ako din nag-apply ng ng credit card sa Metrobank sa online. Kaya ayun, hindi ko lang alam kung paano nangyari. Kaya parang nagulat lang din ako na may pinadala sila ganitong bagong credit card from Metrobank. So far, ang story nito is dapat talaga meron na talagang Metrobank credit card noon pa. Kaya lang I keep denying sa mga sa credit card application ko with Metrobank. Nung una, actually nung last year pa to, nung una nag-apply ko sa online, pero eventually ayun nga na-reject yung credit card application ko sa Metrobank. And then parang a few months later nung pagbalik ko dito sa Pilipinas, nagtry na naman ako dito ko ng na mag-apply sa sa mga credit card agent diyan. And then eventually na-disapprove na naman ulit ako. So parang sabi ko, parang wala na akong pag-asa dito sa Metrobank. Eh parang hindi naman siguro sa sabihin ko na nagiging bitter na ako. Sa HSBC din madalas din ako na nadedeny sa mga application ko. Then even though na ang tagal ko ng credit card holder sa doon sa BPI, yun yung very first credit card ko, ilang years na rin yun. So ayun, parang wala na rin akong pag-asa doon. So ayun na nga, this year nagulat lang ako na naka-receive ako ng ganitong bagong credit card from Metrobank. So ayan siya, and then ito yung harap niya. Wait lang, tatakpan ko lang yung address. So ayan, yan, tatakpan ko yung it has my name on it. So ayan, yan siya. So so far i-review din natin kung paano yung mga rewards and rebates nito, and then ayun, tsaka yung mga iba pang nito. So ayan, kanina may plastic din to kanina, pero tinanggal ko na rin siya kanina. So ayan, so all I have to do is to unpack na dito sa sa bagong credit card na to. So wait lang. So ayan siya, parang inano ko lang siya, ayan. And then yeah, ganito yung makikita nyo. So meron pa rin silang traditional na yung postpin mismo. In fairness, maganda yung nila, yung ganito nila. Sobrang dinis, kumbaga. So ayan siya. And then ayan, important reminders, do not accept if na siya torn. So ayan siya. Basta pag may mga ganitong incident, guys, na may nagano, may nagbukas sa dito sa bagong credit card nyo, tawagan nyo kagad yung yung bangko ninyo para ipadala nila ulit kayo ng na panibagong credit card. Kasi baka mamaya may mga nakopya na palang detalye dyan. Tapos ayun, ayan siya. So try ko lang ibuksan dito. Wait lang. Ayun, ayan siya. Kaya pa ba?
Dati kasi inaano ko siya sa mga gilid-gilid eh. ASMR ba ito yung ginagawa ko or hindi? Sorry guys, so ayan siya. Ayan, dito ko na siya nabuksan. So ayan. So here we go. Actually guys, before you proceed, usually kasi kapag pagkukuha na ako ng credit card, na-realize ko na if I'm getting 100,000 pesos and above yung credit limit nun, then i-claim ko yun. Kapag halimbawa naman kung nasa below 100,000 pesos and below, usually baka hindi ko na i-activate kasi na-realize ko na the more na mataas yung credit limit na nakukuha mo, the more benefit na talagang may enjoy mo yung ano nyo, especially if may mga big purchases or like pwede rin sa mga business and all that. Pero syempre, since malaki na yung credit limit, you should know your limits din as well. Kasi, syempre, malaki na yung credit limit mo. Baka mamaya maano ka pa. Baka mabuon ka pa sa utang. So far as I own a credit card for more than 2 years, never ko naman na-encounter yung mga ganun bagay. Kasi syempre, at the very first place, when getting a credit card, kailangan i-orient mo muna yung sarili mo kung ano yung mga pros and cons nun. So, ayun. So, ayun na siya. It has my... Oh my goodness! Oh my goodness! I love it! Wait lang. Here you go. Oh my goodness! Ang ganda ng card! Ayan siya. Wait lang. I just need to make sure kung ano lang. So ayan na siya guys. Oh my goodness. Oh! Ayan na siya guys. So ano, syempre ang na-receive kong total credit limit is 120,000 pesos. So basically, I don't want to go lower than 100,000 pesos na ano kapag may mga ganung ano ako, credit card akong natatanggap. Kasi syempre na-realize ko talaga na mas nakaka-enjoy pala na ano, na may mga matataas na credit limit. Tapos ayun, the more nakaka-ano din siya, nakakatuwa naman din. Pero syempre at the same time, know your limits talaga when using a credit card. Gaya nga na sabi ko, never ko naman na-encounter yung mga ganyong bagay. Kasi na-orient ko din sarili ko regarding the use of credit cards and all that. Maybe kasi may mga ibang credit may mga ibang basic credit cards din ako. Inaantay ko na lang na ano din na matapos yung installment ko. And then ang mangyayari dito kapag hindi pa rin na-increase mga basic credit cards ko, definitely it's about time na ipapakat ko na kasi below 100,000 pesos eh. Pero yung BPI ko hindi ko na lang siya ipapakat. Even though na ano na siya, naging from secured credit card naging regular credit card na siya. So na-increase na rin naman din siya. Yun nga lang below 100,000 pesos. So nasa Sepangs din kasi ako kapag ipapakat ko yung credit card ko with BPI kasi yun yung pinaka first credit card na dumating sa buhay ko. So ayun. Ayun, ang total credit limit ko is 120,000 pesos and then yung sub limit for cash advance is 60,000 pesos. So ang statement date ko is every 4th of the month and payment due date is at least 21 days after statement date. The reason why kung bakit sinishare ko to sa inyong ano credit limit is because I just wanted to share some ideas kung ano kasi minsan kasi yung mga credit card tiers kasi kung halimbawa kung mga basic credit cards lang I think you'll get like 10,000 pesos and more yun yung for basic what I mean is credit card beginners kumbaga yung mga 10,000 pesos and above that's what you call the o yung mga attached na blue mga standard o classic credit card man yan. So, ayun. And,
Etong credit card na to is actually Visa Platinum. So, ayan siya. Pero kasi, etong credit card kasi nito is actually, ano siya, for cashback siya. I'm actually not a fan of cashback kasi more on sa travel lifestyle kasi ako eh. Ayun, gusto ko kasi yung mga, ano, may mga earning points for miles or even yung mga, may mga complimentary airport lounges. Particularly, meron ako nun sa, ano, sa aking RCBC tsaka dun sa East West JCB Platinum ko. So, ayun. So, ayun, tatanggalin ko lang sandali ah, para maano ko sa inyo. Oh my goodness. This is really agonizing. So, ano pala siya? Wait lang guys. So, basically, transparent yung ano niya, yung dito sa baba niya. So, ayun. It's true pala na mga sinasabi nila na malaki talaga sila magbigay ng credit limit. Kaya, ayun, sobrang happy ko din dito sa Metrobank. Oh my goodness, I love Metrobank. Thank you, Galaga. So, ito yung Metrobank credit card ko. So, ayan siya. O, diba? Ang ganda niya. So, again, this is for cashback siya. Ayan. Again nga, hindi naman, wala naman talagang, hindi ako fan ng, ano, ng mga cashback and all that. Kasi nga, more on, ano talaga ako sa mga travel lifestyle. Pero, for me, i-consider ko pa rin ito kasi mataas naman din yung credit limit nito. So, ayun. Pero, ang, I think, siguro kung kayo yung, ano, yung tipong tao na, ano, na hindi naman kayo pala travel, pero, ano, kung halimbawa lang, ginagamit nyo siya ng ginagamit palagi, then definitely, yung cashback, ma-enjoy nyo siya. So, as what it says here na, wait lang ah, dali lang. Ano pa ba yung mga nakalagay dito? Okay, so, ano pa ba? Inquire, do not disclose. Okay. Yeah, that's it. So, all I have to do is to sign my credit card here and then ipapa-activate ko na siya later. So, ayun. As what you can see here is you can actually earn up to 5% rebate on groceries, telecom, school, and bookstore spend. So, that's really great kasi 5% siya. And then, the next is 0.2% rebate on all ano to? Other purchases, sorry. And then, 0% installment program. So, yan siya. Magandang benefit nito kapag ano, lalo na sa mga, di naman kayo yung pala-travel, pero pag lagi nyo itong ginagamit yung credit card nyo, then definitely, you can earn cash back. So, I'll just look other informations here. So, meron din akong ano, welcome offer. So, this is actually in exclusive for new to Metrobank credit card holders. So meron ako so merong ano yung welcome gift whether if it is rewards points or no annual fees. So for me, mas bet ko pa rin na ano tawag dito. Yung sa mga no annual fees kasi syempre I know paying the annual fees is not really practical. So you just have to use it at all times or habulin niyo yung promo nito para ano para magkaroon ng no annual fees. So ayan. So yung option 1 nito is you can earn the rewards points for a minimum spend within 90 days from card approval. So basically 6,000 pesos, sorry. 6,000 pesos cash rebates if you are carded with other banks and then 3,000 cash rebates if you have no existing from other banks. So medyo parang tawag dito. Pero parang na-confuse ako dito. So yan yung option 1. And then yung option 2 nito is no annual fees with a minimum spend for like 200,000 pesos annually. So parang medyo naaalangan ako dito. So
we'll see pa rin kung ano, kung paano natin mapapalaanan yun. So, ayan, valid siya for up to, until July 31st, 2024. Hindi ko lang alam kung ma-extend pa tong promo na to or what, or baka mamaya magbago yan. So, papakita ko lang sa inyo yung ano, yung mga notes dito. I-pause nyo na lang yung for a moment. Yung not applicable yung nakalagay dito, i-disregard nyo na lang. So, ayan siya. Wait lang. Ayan. Yun yung mga nasabi ko kanina. Ayan. So, yun doon sa option 1, parang medyo nalito pa ako doon. So, ayun. And then, ano pa bang ano ko i-share ko sa inyo? So, syempre, i-check ko kung magkano yung member, sorry, hindi siya membership, annual fee neto. So, ang annual fee neto, so, waived na siya for the first year. Lagi naman ganun. Every credit cards here in the Philippines are always waived for the first year. But there are some credit cards naman din here in the Philippines na hindi siya waived for the first year, especially sa mga elite credit card. Pero yung mga basic, gold, or some of the premium credit cards dyan, waived naman for the first year always. And then, magkakaroon ako ng annual fee for this one is for the second year na siya, mga 3,500 pesos na siya. So, parang medyo natatasan ako doon. And then, ang supplementary annual fee nito for, ano, para sa mga supplements nito is 1,750 pesos. So, ayan. Pero, we'll see pa rin kung paano natin mapaparaanan doon. So, ayan. Okay, so, yun lang naman. Thank you guys for watching. I'm sorry if medyo ano pa ako, medyo nabubulol pa ako magsalita dahil kakagising ko lang din. And then iyon. So sana you appreciate this video, pero kung hindi man, as what I said earlier na just exit this video na lang para makaiwas sa kung ano, makabasa ng mga negative comments diyan. Pero ayun. Okay, so thank you guys for watching once again, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at Ray Ray Natic. So thank you guys for watching, and peace for now.